Sawa na ba kayo sa isang style ng pagluluto ng tortang talong? Tara, samahan niyo akong magluto ng kakaibang tortang talong. Gagamit lang tayo ng 3 piraso ng talong. 6 na piraso ang pinabili ko sa anak ko, pero 3 piraso lang syempre yung ating gagamitin. Grabe mga mare, nagulat ako sa presyo ng talong. Biruhin mo, pinabili ko yung anak ko ng 6 na piraso, 98 pesos daw. O diba, napakamahal talaga ng mga bilihin, ang hirap mag-budget. Sa pagkakataong ito ay nahugasan na natin yung gagamitin natin talong. Tapos pinunasan ko ng tissue para tuyo siya. Sihiwain lang natin yung ating mga talong para makita natin kung may mga nakatagong uod sa loob ng ating talong. Kasi yun naman ang kadalasan na problema natin sa pagbili ng ating mga talong. Kapag nasigurado natin na walang uod yung ating mga talong, kayo rin natin ito, pwede rin naman isama yung balat at pwede rin naman na hindi. Depende sa inyo. Natapos na nga natin kayurin yung 3 piraso ng talong. Lagyan naman natin ngayon ang 2 piraso ng itlog, 2 kutsara ng cornstarch, 2 kutsara ng harina. Tapos isunod na natin lagyan ng sibuyas. Katamtaman laki lang yung ating ginamit sibuyas. Lagyan natin ng asin, pamintang durog at ginisang mix, pampalasa. Halo-haloy lang natin ito hanggang sa mawala yung mga buo-buo sa ating mixture. Pwede rin naman tayong magdagdag ng giniling, konting giniling lang yan, Argentina giniling yung aking ginamit, natira lang sa ref ng isang araw kasi sayang. Pwede rin naman na hindi na. Tapos haluin natin ulit ng maayos. Hayan, ready na tayong magprito ng ating recipe. Sa paglalagay ng mantika ay hintayin natin itong kumulo bago natin simulan na iprito yung ating recipe para maiwasan natin na magdikit-dikit yung ating piniprito. Sa paglalagay ng ipiprito, depende sa inyo kung gaano kalaki ang gusto ninyo. Hintayin lang natin mag golden brown at kapag golden brown na ito ay pwede na natin itong baligtarin. Kailangan ay katamtaman lang yung apoy ng ating piniprito para maiwasan natin na masunog yung ating recipe. Much better kung may tissue na ginamit tayo sa ating plato bago natin nilagay yung ating pinirito para masipsip niya yung mantika. Kaya lang naubusan tayo ng tissue, kaya yan walang tissue tayong nagamit. Ayan mga mare, luto na yung ating kakaibang tortang talong. Depende sa inyo kung anong gusto ninyong gamitin na sausawan. So ako, gumamit ako ng calamansi toyo with sili para mas masarap kumain. Sana'y nagustuhan ninyo, paki-like and share. Tara mga mare, kain na!